Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. JM ang ibinigay na pangalan sa akin ng aking mga magulang. Kabilang ako sa ordinaryong pamilya na nabibilang sa mga nakakaraos araw-araw. Hindi ako ganoon kagaling sa eskwelahan at pasang-awa pa ang aking marka makatapos lamang ako ng sekundarya. Batid ko na ito noon kahit bago pa ako magsimula sa sekundarya na kahit anong pilit kong mag-aral, palagi akong kulelat sa klase. Na tipong nasa linya ng 7 ang lagi kong pinakahuling marka sa pagtatapos ng taon. Ang mga magulang ko ay palaging dismayado sa tuwing nakikita ang aking marka. At kalaunan, tinanggap nila na ganito ako. At kahit na napapailing sila, wala silang magagawa pa. Aaminin ko po, nakaramdam ako ng hiya, kaya ako nagdesisyong maghanap kaagad ng trabaho sa oras na nakatapos ako ng high school at nakapasok bilang construction worker. Dahil palaging sinasabi ng tatay ko na kung anong laki ng katawan ko, siya namang liit ng utak ko. Tama po, malaki po ang aking pangangatawan at ako din ay medyo may katangkaran. At ang pagtatrabaho sa construction ay bagay na bagay sa akin. Ganito dumaloy ang buhay ko sa pagtatrabaho sa tuwing merong proyekto. Nagbibigay ng ambag kina nanay at tatay at nag-iiwan ng para sa aking sarili para meron akong sariling panggastos at pangkain. Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito. Meron akong maayos na tulugan, meron akong nakakain at wala na akong hihilingin pang iba. Sa maraming taong lumipas, sumubok naman akong manligaw o makipag-date pero hindi ito nagtatagal. Marahil may kinalaman ito sa aking trabaho. Sino ba naman ang babaeng magkakagusto sa isang tulad ko? Mababa kong kumita, wala pang naipundar. Hanggang sa umedad ako ng 30 anyos, ako ay single pa din at hindi ko naman ito alintana. Sa pagkakataong ito, nakabukod na din ako sa bahay ng mga magulang ko. Tulad ng iba, ako lang mag-isa ang naninirahan sa isang bahay para ma-enjoy ko ang aking privacy. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis sa bahay ay dahil palagi akong tinatalakan ni nanay na mag-asawa na ako. Nakakarindi at alam kong hindi siya titigil hanggat meron akong ipapakilalang babae sa kanya. Kaya mas maigi na wala ako sa bahay para hindi niya ako laging nakikita. At sa panahong ding ito, meron akong katrabaho sa construction na galing probinsya. Napalaya silang mag-ama ng kasalukuyan nilang tinitirhan at nakiusap kung maaari siya at ang kanyang anak na babae ay manatili sa aking apartment. Dalawa lamang sila at kasya sila sa bahay kaya ako pumayag din. Gasino lang ang kaunting tulong na ito hanggang sa makapag-ipon muli para sa upa ang ama at maaari na silang lumipat. 12 taong gulang ang dalagita. Nabanggit sa akin ang kaibigan ko na may nakilala siyang babae noong kabataan niya. Naging magkasintahan hanggang sa magbunga ito. At matapos isinilang ang sanggol, bigla nang naglaho ang ina ng kanyang anak. Ang mag-ama na pansamantalang tumira sa aking tahanan ay mabait, marunong makisama, madaling pakisamahan. Halos hindi ako nailang o anuman. Ang batang babae na pinangalanan ng kanyang ama na Bea ay labis na nagpapasalamat at pinahalagahan ang pagtanggap ko sa kanila kaya naman sa tuwing pag-uwi niya galing sa klase, gagawa ito sa bahay gaya ng paglilinis, pagluluto at kung minsan ay namamalengke at naglalaba. Kahit na nakailang beses akong magsabi na huwag niyang pagurin ang sarili niya sa mga gawaing bahay at i-enjoy niya ang pagiging bata at mag-focus sa pag-aaral. Pero tumatangulang ito, pero hindi niya pa rin ito ginagawa. Naintindihan ko ang gusto niyang iparating dahil sila ay nakatira sa aking tahanan. At bilang sukli, ito ang gusto niyang ibalik na kabayaran. Sa tuwing nakikita ko ang bata, hindi ko mapigilan na malungkot para sa kanya. Ang hirap ng pinagdadaanan ng buhay niya at lalo na
lumaking walang ina. Sa murang edad, naranasan niya kaagad ang hagupit ng tadhana na ipinanganak na kabilang sa mababang level ng lipunan at ang masaklapan nito, inabandona na pa siya ng kanyang sariling ina. Subalit, hindi pa doon nagtatapos ang hagupit ng kapalaran sa Dalagita. Dahil isang taon lamang ang nakalipas matapos nilang manirahan sa aking tahanan, ang kaibigan ko at ang ama ng bata ay naaksidente habang papatawid ng kalsada patungo sa trabaho sa konstruksyon. Hindi ko maproseso ang nangyari nung unang beses ko itong nalaman. Halos hindi ko kayang magawa na ipagtapat ang masamang balitang ito kay Bea. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang ang puso ko ay tinutusok ng kutsilyo ng paulit-ulit. Naramdam ko ang sakit na nadarama niya. Nung nakita ko siyang walang tigil sa pag-iyak habang nasa lamay ng kanyang ama, dito na ako nagdesisyon na susuportahan ko siya. Sabi ng pamilya at malapit kong kaibigan, ako ay nahihibang dahil hindi ko naman kaano-ano, kadugo o kamag-anak ang bata para kupkupin at iminungkahing ipadala na lang sa ampunan lalo na hindi pa ako nakakasal. Dagdag pa ni nanay, uunahin mo pang mag-ampon kaysa ang maganap ng asawa at bumuo ka ng sarili mong kadugong pamilya? Nahihibang ka na, JM. Wala sa katinuan ang utak mo. Dahil nga sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko magawang dalhin si Bea sa bahay ampunan. Marahil napalapit na siya sa akin. Marahil parang anak ko na ang turing ko sa kanya. Sa kung ano man ang dahilan, ang bigat ng pakiramdam ko kapag iniisip ko na ibibigay siya sa bahay ampunan. Kaya naman bago pa inilibing ang ama ni Bea, nakapagdesisyon na akong kupkupin, suportahan at alagaan siya na parang sarili kong pamilya. Sinabi ko ito kay Bea, tinanong siya kung gusto niyang tumira sa akin at nung marinig niya ito, hindi siya sumagot bagkos humahagulgol lamang ito. Hindi ko mapigilan na maawa sa bata kaya naman inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at tinapik ko siya ng 2 beses dahil hindi ko alam kung paano siya patatahanin kaya hinayaan ko na lamang siyang tumangis. Patid ko na hindi biro ang pinasok ko. Lalo na ang mga magulang ko ay taliwa sa aking desisyon. Pero pinanindigan ko ito at sinabi sa lahat na si Bea ay anak ko. Sinabi ko din kay Bea na kapag may nagtanong kung sino ang ama niya, ituro niya lang ako. Tumango at ngumiti ito ng bahagya na unang beses ko siyang nakitang ngumiti magmula nung yumao ang kanyang ama. Sa isip-isip ko, at least nabawasan ang kanyang pagdadalamhati at agam-agam. Dito mas lalo kong pinaghigpit ang utos na bago siya gumawa ng gawaing bahay ay kailangan natapos na niya ang kanyang takdang aralin. Dahil nakita ko si Bea ay matalino sa klase. Ibang-iba sa akin kumpara noong nag-aaral ako. Kaya naman pursigido ako na makatapos siya ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Isinantabi ko ang mga luho ko gaya ng pag-inom ng alak na 2 bote ng beer kada gabi at binawasan ko ang paninigarilyo dahil kailangan kong ipunin ang bawat sentimo kung nais ko siyang pag-aralin dahil hindi biro ang matrikula lalo na kapag tumuntong na siya ng kolehiyo. At isa pa, mas maganda sa kalusugan ang walang bisyo para mas humaba pa ang aking buhay. Kailangan kong mabuhay dahil kapag ako ay nawala din, baka sakali pulutin si Bea. At kalaunan, nagawa ko na ding huminto ng paninigarilyo na sa tingin ko, hindi lang makakatipid, bagkos pinakamagandang bagay na nagawa ko din para sa sarili ko, ang maalagaan ang aking kalusugan. Lumipas ang panahon, ang matindi naming paghihigpit ng sinturon ay nagbunga ang lahat nung makatapos ng kolehiyo si Bea at meron pa itong karangalan nung nagtapos. Hindi ko mapigilan na mapaluhan nung nakita ko siyang nagmarcha sa entablado upang kunin ang kanyang diploma at nung sinabitan siya ng medalya. Ako na ata ang pinaka-proud na tatay nung mga sandaling iyon. Hindi lang yan, ipinaranas din sa akin ni Bea ang ilibre sa isang kainan nung kanyang unang sahod sa trabaho. Nakapasok siya sa isang pribadong kumpanya bilang accountant doon.
Sa bahay namin, pareho na kaming nagtatrabaho. Ayaw ko pang tumigil dahil ayokong umasa sa iba, lalo na sa pangangailangan ko. Dito nagsimula na din akong mag-ipon para sa sarili ko dahil si Bea, kaya na niyang buhayin ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang taon, habang ako ay naghahanda ng panghalo ng semento, nagbubuhat ako ng baldeng may tubig, nang bigla akong nadulas at tumama sa mga bakal ang pinagbagsakan ko. At ang pinakamalas ay nalaglag ang isang malaking bakal sa aking binti na nadurog at nabali ang aking buto. Dinala naman ako kaagad sa ospital. Ipinagamot pero kahit na matapos itong sementuhan, hindi na ito bumalik sa dati dahil may maliliit na parte ng buto ang nadurog kaya hindi na pantay tingnan. Ang resulta, ako ay iika-ika sa paglalakad. Hindi na ako makapagtrabaho gaya ng dati. Kaya ngayon, ang trabaho ko ay alalay na lang sa paghahalo ng semento, tagakuha ng mga naguutos na karpentero at iba pa. Kahit na kaunti ang kita ko sa isang araw, ayos naman ito sa akin basta ang mahalaga, merong pa rin pumapasok na pera sa akin. Pero pinilit ako ni Bea na magpa-therapy para ang aking paglalakad ay hindi lumala, para hindi ako gumamit ng saklay. Ilang beses namin pinagtalunan ito, kaya naman para hindi na siya umiyak, pinagbigyan ko siya at nanatili ako sa bahay. At nagbukas ako ng maliit na sari-sari store na siya ang namuhunan para meron pa din akong pagkakakitaan. Maayos ang daloy ng aming buhay, mapayapa, kontento ako at masaya. Hanggang sa inamin sa akin ni Bea na meron na siyang nobyo, anak ng may-ari ng isang kumpanya na nakilala niya sa pamamagitan ng katrabaho. Ngunit may isang problema. Siya ay nagsinungaling na ako ang kanyang tunay na ama. Nasabi niya ito pati sa harap ng mga magulang ng kanyang nobyo dahil family-oriented ito at hindi niya alam ang magiging reaksyon nila kapag sinabi niyang siya ay isang ulila. Dahil nakaranas ng pangungutya dahil wala siyang mga magulang, naisip niya na baka hindi siya tanggapin bilang nobya para sa kanilang anak. Hindi niya intensyon na ilihim ito ng matagal. Pero sa bawat paglipas ng panahon, hindi siya nakakatsyempo at mahigit ng isang taon ito magmula nang naging sila at ayaw niyang masira dahil ang magiging tingin sa kanya ay isang sinungaling. Panay ang iyak niya. Dito ko napagtanto na mukhang mahal na mahal niya ang lalaking iyon. Isang hangal lang ang lalaking ang hindi makikita ang kanyang kabutihang puso. Mabait, matalino, masipag, responsable. At kahit anong sabihin ng iba, siya ay tunay kong anak. Nagdesisyon akong gawa ng paraan ang pagmumukmok ni Bea na tumagal na ng ilang linggo. Hindi ko na matiis ang marinig ang kanyang paghigbi dahil nangangamba siya na hihiwalayan na siya nito. Kaya isang araw nagtungo ako sa kumpanya ng kanyang nobyo upang kausapin ang mga magulang nito para magkaharapan kami bilang mga magulang. Pinaunlakan nila ako at pinapasok sa kanilang opisina at nagkataon na nandoon ang mag-asawa. Dito isinalaysay ko ang buong pangyayari, ang buong katotohanan sa kwento kung paano ko naging anak si Bea. Isa siyang mabuting tao dahil kung siya ay masamang tao, matagal na niya akong iniwanan, lalo na ngayon isa na akong lumpo. Pero nanatili pa din siya sa akin. Dahil ang relasyon namin bilang mag-ama ay nangingibabaw, dagdag ko sa paliwanag ko. Bigla akong lumuhod upang humingi ng patawad sa pagsisinungaling ni Bea sa kanila noong una nilang pagkikita at hindi niya intensyon na itago ito. Nagulat ang mga magulang ng nobyo ni Bea noong bigla akong lumuhod at hindi ko na din napigilang lumuha kaya bigla nilang hinawakan ang braso ko para ako ay paupuin. Matapos ng aming pag-uusap na iyon, inihatid nila ako sa bahay ko. Ginawa ko ito dahil gusto kong lumigaya si Bea. Gusto ko siyang matagpuan ang lalaking para sa kanya dahil ako ay matanda na. Nasa kaunting panahon na lang ako ay lilisa na din sa mundo. Ayokong masaksihan na mag-isa lang si Bea na may iwan. Sa tingin ko, lahat ng magulang gagawin din ang ginawa ko para lang sa kanilang anak. Hanggang sa bigla ding sumagi sa isip ko na, hala, hindi kaya mas pinalala ko ang sitwasyon?
Kaya ba sila hindi umiimik habang kami ay nasa loob ng sasakyan? Sana wag naman, pero posible na iyon ang mangyari. Hindi ako mapakali dahil hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Bea sa ginawa ko. At nung kinagabihan, dumating si Bea, pero sa pagkakataong ito, meron siyang kasama ang kanyang nobyo at ikinuwento niya sa akin ang nangyari. At napagtanto ng mga magulang ng kanyang nobyo na siya ay swerte kay Bea na huwag na niya itong pakawalan. Dahil may intensyon ang nobyo ni Bea na pakasalan siya, kaya naman madali para sa kanya ang umoo. At nung gabing ding iyon, bago siya mag-propose kay Bea, humingi siya sa akin ng basbas hingil sa kanilang kasal. At hindi nagtagal, silang dalawa ay ikinasal. At ang aking munting prinsesa ay ipinaranas niya din sa akin na maghatid ng anak sa altar. Matapos nilang ikasal, lumipat na si Bea ng bahay ng kanyang mister sa isang malaking compound kasama ang mga pamilya nito. Hindi lang iyan, binigyan din ako ng aking balae ng trabaho sa kanilang kumpanya na hindi kailangan maghapong nakatayo. Sakto ang sahod at hindi masyadong nakakapagod kumpara noong nasa construction ako. At ang pinaka-highlight ng sorpresa ni Bea sa akin at ng kanyang mister, ibinili nila ako ng hulugang maliit na bahay at lupa na may 15 minuto ang layo mula sa kanilang tahanan. Kahit nahulugan ito, hindi ko maiwasang mapaluha dahil sobra-sobra ang ibinalik sa akin ni Bea. At hindi ko makakalimutan ang sinabi ng balae ko na, "Salamat sa pagpapalaki ko kay Bea na merong malaking puso at pumayag akong ikasal ang kanilang anak sa kanya." Habang kami ay nasa reception nung kasal ni Bea, napatunayan namin ni Bea ang mga maling panghuhusga ng aking pamilya na hindi basihan ang kadugo basta meron itong busilak na puso at malasakit sa kapwa ay sapat na ito. Hindi mapapantayan ang aking ligayang nadarama dahil napakarami akong maikukwento sa tatay ni Bea sa oras na dumating ang panahon na lumisan ako dito sa mundo. Comments of the day. Laura Tebes, Bro Angel Channel, Lance Lazaro. Maraming salamat po. Wala nang gaganda pa sa masayang ending ng kwento ng mag-amang sina Sir JM at Bea. Maliban sa, hindi niyo po nakalimutan na i-click ang like at subscribe ng channel pong ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagsuporta, pagtangkilik, pakikinig, panonood at pagkomento sa Pinoy Cafe. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Paalam!